Hi guys, welcome back to my channel. So this is Jay Aguilar again. Welcome back to another video. So ano bang pag-uusapan natin ngayon? So as the title says, paano ba natin mapapabilis ang ating Wi-Fi internet by using or configuring by configuring your Wi-Fi router. So hindi applicable to sa mobile data kasi Wi-Fi nga 'te. So kailangan mo yung router mo dito kasi yun yung gagamitin natin para mag-configure. So bakit ba bumabagal ang internet? So before time mag-start, please subscribe to my channel muna at pindutin ang bell notification bell. Ano daw? At pindutin na rin ang notification bell para ma-update kayo sa mga future videos at uploads. So let's start guys! So bakit ba bumabagal ang internet natin? So may dahilan dyan kung bakit bumabagal. Kung hindi congested or wala ka lang load or hindi nakasalpak yung power supply ng router mo or mali yung configuration ng Wi-Fi router mo. Kung alin man doon, mamili ka or pero kung alin man doon, siguro yun na yung problema ng router mo. So, pag-usapan natin yung congestion, ganun. Paano ba natin matatawag na congested ang isang lugar? Yun ba is sa maraming mga taong gumagamit ng same ISP? For example, si kapitbahay, mayroong Smart, maraming gumagamit na mga kapitbahay mo na Converge. So, tama, yon. Yun ang isa sa mga dahilan kung bakit bumabagal ang ating internet. Dahil sa congestion na tinatawag or sa heavy traffic. So, kumbaga sa isang kalsada, pag maraming gumagamit niyan, traffic yan. Hirap kang makadaan or makakauwi, di ba? Ganon din sa mga internet or sa mga congested na lugar na gumagamit ang iyong mga bahay kung pare-pares kayo ng ISP or ng internet. Like Converge, PLDT, kung maraming gumagamit ng Converge sa inyo or PLDT, so may mga interference yan. Marami kayong gumagamit, so nagkakasalubong-salubong ang lahat ng traffic sa area nyo. Kaya nagkakaroon din ng pagbagal or pag-slow ng internet. So may kailangan ka lang na baguhin sa router mo at yun ang i-discuss ko sa inyo. So, ano bang una natin gagawin? So, pag-uusapan na natin yung channels. So, channels ay mahalaga yan sa mga router. So, ang mga channels sa Wi-Fi, para din yung channel sa TV, di ba? Hindi ka makakasagap ng stasyon kung walang channel yan, di ba? So, every channel has a frequency. Meron yung frequency na ginagamit. Kaya tayo nakakapanood ng stasyon na gusto natin. So, ang channels, meron din yan sa router natin. Yung mga Wi-Fi channels na tinatawag. So, ano ba yung mga Wi-Fi channels? So, importante ang Wi-Fi channel sa ating mga router kasi yun yung mga Wi-Fi frequency na ginagamit natin sa ating wireless network para makapag-send at makareceive ng data. So, depende dun sa kung anong gagamitin mong frequency band ng yung router. So, dun na pumapasok 2.4 GHz frequency band at yung 5 GHz frequency band. So, sa router natin, hindi natin napapansin yan na dalawa yan. Depende kasi sa router mo kung supported ba ng 5 GHz band yan. So, for example, yung Converge, meron yang dalawang frequency band. Makikita nyo sa cellphone nyo. So, basically, parang may dalawa kang router sa isang Wi-Fi. So, hindi na natin masyadong i-discuss yung mga yan kasi baka hindi rin nyo maintindihan yung mga terminologies na yan or yung mga technicalities niyan. So, pero to give you an idea, ang 2.4 GHz frequency band, yan yung malawak yung range niyan. Range, ganun talaga. So, malawak yung coverage niyan. So, malawak yung coverage niyan. Pero, yung performance niyan, hindi ganun ka-reliable or kabilis. Pero, yung 5 GHz band, mas konti lang yung range niya. Kumbaga, sa isang kwarto, ganun lang kalit yung range niya. Hindi siya abot ng kapitbahay nyo. Ganun ang kinaganda ng 5 GHz. Parang pwede mong masolo yung internet na yon. Pwede mo ipagdamot. Kasi, konti lang yung range na nako-cover niya. Pero, mas mataas ang bandwidth niya. Or, ang ibig sabihin, mas mabilis ang kanyang speed. So, yun lang naman ang about doon. So, magsistart na tayo kung paano natin mapapabilis or mag-boost yung Wi-Fi signal natin or yung internet. So, may kailangan ka lang i-download na app sa Play Store. Ito yung Wi-Fi Analyzer. Yan. So, i-download muna natin.
So, before tayo mag-start, syempre, kailangan mo ng router. Kailangan mo ng access sa router mo kasi magko-configure nga tayo ng Wi-Fi router mamaya. So, magda-download muna tayo ng app na to, which is yung Wi-Fi Analyzer. Pwedeng itong nasa taas, pwedeng itong nasa baba, at pwedeng yung pangatlo. So, ikaw mamimili. bahala kayo kung anong pero itong Wi-Fi Analyzer, ginagamit ko. At yung pangatlo, ginagamit ko rin. So, ito yung gagawin natin. So, iset lang natin ang English. So, dito guys, yung channel, yung kailangan natin tignan. Kung yung channel na ba to is very congested or maraming tao na yung gumagamit. Importante yun na makita muna natin saan yung mas maraming gumagamit. Makikita natin dito yung mga ginagamit nilang channels para makita natin kung saan tayo lulugar. At matukoy din kung saan yung pinaka konti lang yung gumagamit na channel. Pwede mo kasi makita rito sa app na to yung mga kapitbahay nyo kung ano yung ginagamit nilang channel sa kanilang Wi-Fi routers. So, basically, sa ating mga routers, nakaset yan sa auto. So, hindi natin alam kung anong channel yung ginagamit natin kasi okay lang nasa auto lang ilagay. To do it manually, kailangan mo siyang i-edit or i-configure sa router mo. So, let's start doing it. So, pupunta lang tayo sa access ng ating router. So, kung alam nyo ang access ng router nyo, type natin, sa akin kasi, Converge. So, yan. WLAN, Radio 2.4 GHz at WLAN, Radio 5G. So, naset ko na to noon pa. Pinapakita ko lang sa inyo kasi dati auto lang din sa akin. Ang next natin gagawin is, kung ang router nyo is hindi naman supported ng 5G, so pupunta muna tayo ng 2.4G. Yan. So, ano nang next is, pupunta na tayo ngayon sa Wi-Fi Analyzer. So, dito, itap lang natin tong yung network bar. Okay? Network bar. Ayan. So, yan guys. Nakikita natin ngayon, ang pinakamarami is from 1 to 10. Kasi ang 2.4G, meron lang yung 11 channels or 14 channels. Okay? So, yung green na yan, sabihin na yan is mas malapit ka sa router mo. So, yung mga blue, mas malayo ka. So, yan yung signal mo away from your router. So, yan guys, as you can see sa graph, mas maraming gumagamit yung channels ng 1 to 10. Sinet ko siya sa 13 kasi di pa siya ganun ka-congested sa channel na yan. Wala pang masyadong gumagamit dyan. Mas congested yung 1 to 10. Yan, yung pinaka-congested. Yung blue na yan, yan yung mga network or Wi-Fi network ng inyong mga kapitbahay. Nagsisiksikan sila dyan sa 1 to 10 na channels na yan. Distansya tayo, social distancing tayo. Ito yung pinaka-konti lang talaga yung gumagamit ng channels from 11 to 14. So, dun tayo kumunek, okay? So, itong 1 to 10, maraming nakakonect na channels dyan. So, yun yung iiwasan nating konekan. Sinet ko na lang 13. So, ito, ganito lang guys. Sa pag-set naman, kailangan nyo i-open yung access sa internet router nyo. So, dito nyo isi-set yan sa network WLAN 2.4G. Pwede rin sa WLAN radio 5G. Nakikita nyo yung channel dyan. Dyan nyo isi-set yan. 13. Ito kasing 1 to 10 congested na yan. Ang daming gumagamit na yan. So, bakit ganyan? Basically, hindi pa nila nasi-set sa router nila yan. Kaya, nagsisiksikan sila sa 1 to 10 na channel. Advantage mo yon na kung saan yung pinakawalang gumagamit na channel is alam mo na ikaw lang yung gagamit ng channel na yan para hindi ganun ka-congested, hindi ka ganun ka-traffic, hindi ganun kabagal, diba? So, ito naman, sa 5 GHz, meron lang siyang 45 channels. Mas marami. Guys, nagigets nyo ba ako, guys? So, sa may mga tanong, i-comment ko lang sa baba. So, sasagutin natin yan yung sa isa. So, kung saan yung pinakakonti lang yung gumagamit sa channels, dun nyo isiset yung channels nyo. Ayan yung purpose ng channel, kaya meron yan sa ating mga routers. So pag naset nyo na yung channel, pwede nyo nang isubmit at magre-restart ang inyong Wi-Fi router. So, itest nyo na yung internet speed nyo. Pag ganun, pwede na kayong huminga ng malalim. So, yun lang naman guys. Kung may mga tanong kayo, isasagutin natin yan sa comment section. At kung nagustuhan mo tong video na to, mag-subscribe ka na sa channel ko. At pindutin ang notification bell para ma-update kayo sa mga ganitong kinds ng mga videos. So, sana may natutunan kayo. At thank you sa panonood. At God bless. See you to our next video. Thank you. Bye.